everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me again, Juliet. So for today's video, guys, ay magbabaksin tayo ngayong araw. Kukunin natin yung first shot natin. So, samahan niyo ako, guys. Naglalakad na ako ngayon, papunta ngayon sa hospital. At i-share ko sa inyo kung ano yung feelings, ano yung procedures, kung masakit ba, kasi maraming nagtatanong kung ano nga ba yung pakiramdam ng mabaksinan. Maraming natatakot, ganun, pero I'll share you guys kung ano yung magiging experience ko sa first shot ng vaccine ko ngayon. So, samahan nyo ako, guys. Tara! So, yun, guys. Medyo malapit-lapit na tayo sa hospital ngayon. Marami pa namang ibang places na pwedeng gugustuhin nyo, mga hospitals, mga centers, ganun. Kasi, tawag dito, depende sa available na hospital, yung gusto mong date, kung may free ba sila sa araw na yon, doon sa hospital na yon, ganun. So, hindi ko alam kung saan kayo malapit, guys. I-check nyo na lang sa website nila kung ano yung mas convenient sa inyo na malapit na hospital, and yung, of course, yung date na available sa inyo. Ganon. So, yun, update ko kayo, guys, pag nandun na ako sa mismong hospital, kasi medyo marami ng tao dito sa daan. Di ako makapag-explain ng maayos kasi hingal na ako, guys. Sorry for my face kasi super oily, ganon. So, yun. Bye. I will update you later. Hi, guys. Hindi ko alam kung ano, kung makaka-video ba ako sa loob mamaya. Kasi, sabi nung iba, very strict daw sila sa loob. So, let's try if we can get some clips sa loob para maipakita ko naman sa inyo yung mga nagtatanong, yung mga nanenerbiyos na magpabaksin. Eto na, guys. I will share you my experience then. Bye! So, guys, nandito na tayo sa loob. Nakapasok na ako. Ayan. Pila pa rin. Marami talagang ano, nagpapabaksin pala. Hindi lang. Bibira lang yung mga helper na nandito. Almost lahat mga ano, foreigners, mga meron din namang ano, mga Chinese, pero bibihira lang. Meron din namang mga helper, pero hindi gaano. So yan na, guys. Ito na, the final. Ang katotohanan. Ito na to, guys. Ito na yung booth na kung saan katutusukan talaga ng gamot. Ito na siya. Dalawang room for female and dalawang room for male. So yan, separate. Nasa ano ako. Nasa pila ako ng female. Mga limang tao pa bago ako, guys. Oh my God! Ano kayang feelings? Explain ko mamaya kasi hindi ako makapagsalita dito ng maayos kasi nandito kami sa observation room. So, i-observe ka ng 15 minutes dito. So, you observe yourself. Just ko, obserbaran mo yung sarili mo, be. Ayan, maraming tao. Yung mga nauna sa akin. Ito siya, guys. Tapos na. Hi, guys. Nandito ako ngayon sa ano, sa restaurant kasi gutom na ako, katatapos lang ng vaccine ko. Yan. So, kain muna ako ng konti bago umuwi. I just wanted to share you guys yung feelings na naramdaman ko kasi iba-iba naman tayo ng impact ng gamot sa katawan. So,
For me, ito. For me, okay naman siya. Hindi naman ako nahilo. Wala naman akong naramdaman na sakit. Medyo, ano lang, ramdam mo lang na, syempre, nagpo-flow yung liquid sa katawan mo, sa left hand mo. Kasi left yung pinatusukan ko, guys. At hindi ko alam kung kailan ko to ma-upload. So, it's Monday today. So, hindi ko alam kung kailan ko to ma-upload. But, I just wanted to share my experience to you guys kung ano yung feelings. Pero ako, awa ng Diyos, maganda naman yung feelings sa akin, yung impact sa akin, yung pagtanggap ng gamot sa katawan ko. Hindi ko lang alam sa mga ibang tao, pero for me, awa ng Diyos, maganda naman yung impact niya. And yung kasama ko sa bahay, nag-text siya sa akin kanina lang na ano na daw, medyo nangangatog daw yung mga joints niya, yung katawan niya. So, for me, hindi naman, wala naman akong naramdaman na ganun. At ito, ubos na rin yung kinakain ko, pauwi na rin ako. Ano ba yung dapat idala pag punta ng hospital na pinagbukan nyo? Ang kailangan lang, guys, is yung Hong Kong ID nyo and yung confirmation ng booking nyo. Ipapakita nyo lang yon bago kayo papapasukin. And I recommend, guys, na kung 10:30 or 11:30 yung schedule ng vaccine nyo or time, call time ng vaccine nyo, pumunta kayo ng mas maaga konti kasi medyo marami pa yung mga nagpapavaccine. And ako, pumunta ako ng 10:30. Nakarating ako doon na 11. At nagantay pa kami sa isang room na matapos yung first batch. Kasi 11:30 dapat ako, pero pumasok ako ng 11. And medyo matagal-tagal kasi nga pila, maraming tao. Natapos ako ng 11:58 yata yun. Tapos may 15 minutes pa na observe sa katawan mo. Tapos pagkatapos nun, pwede ka nang umalis kung wala ka namang nararamdaman. Kasi just in case may maramdaman ka or nagka-allergy ka, nanakit yung yung hindi ka makahinga or nahihilo ka, ganun, pwede kang magsabi sa mga nandun at i-assist ka nila. So, agahan nyo na lang pag pumunta kayo sa hospital na nakabukan nyo. Don't forget your ID kasi yun yung code ng yun yung code ng vaccine mo. And yun, medyo agahan na lang natin. And kumain bago pumunta. Yun. I hope, guys, na ganun din yung reaction ng katawan nyo, na lahat tayo, walang maramdaman, and this vaccine na iti-take natin ay maging mas bumus pa or mas malakas pa yung immune system natin, mas lumakas pa yung immune system natin. So, yun. Sa mga natatakot, walang mararamdaman mo lang yung needle na papasok sa balat mo, pero hindi mo mararamdaman na tinutusok ka. Mas masakit pa yung kagat ng langgam or lamok kasi yun, ramdam na ramdam mo. Ito, papasok lang yung needle, tas mga ilang segundo lang, tatanggalin na din. Tapos yun na, tapos na. So, huwag kayong matakot, guys, kasi oo, we're just human. Mararamdaman natin maninervyos tayo or maraming pasok sa utak natin. But, guys, think positive. Think positive na kaya nyo at para yan sa kalusugan nyo. And yun. I hope, guys, may na ibahagi akong konting sa inyo para naman mas lumakas pa yung mas lumakas pa yung tag dito, yung confidence nyo na magpabaksine or hindi kayo matakot na magpabaksine. And
walang problema kahit anong vaccine yung kunin nyo. Basta maging strong lang, be positive, and yun, manalangin tayong lahat. So, yun guys, salamat sa panonood. Dito ko natatapusin yung itong video na to. And sorry guys kung ganito yung mukha ko kasi walang makeup, walang everything dito sa mukha ko kasi on duty po ako. On duty po ako at pauwi na ako ngayon. Magtatrabaho ulit ako. So yun. Salamat. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. I-share nyo na to guys. I-share nyo na to para mapanood pa ng kapwa nating mga OFWs or mga kapwa nating Pilipino na nangangamba na magpatusok ng vaccine na natatakot na baka masakit daw yung needle, na baka masakit yung keso, ganito, ganyan, ganyan. Guys, hindi siya masakit. I'll assure you. So yun, salamat. Bye!